kanan ko. Dapat yan. Paano kayo? Ayan. Ako, sasabihin nyo. Hiwa-hiwa na. Dito mo. Ito, kasi pag ganun yan eh. Jamo muna yan, tol. Jamo muna. Jamo muna. Diyan muna. Sama-sama na kami nito. COVID. Doon kayo magreklamo. Hindi sa amin. Kasi sila may gusto niyan eh. Good morning mga ka-Trupards, nandito po tayo ulit ngayon sa Bagbag Elementary School para sa payout po ng waitlisted ng first and second tranche. No, ito'y medyo dinagsaan ng tao dahil ito'y matagal na nilang hinihintay mga ka-Trupards. Mamaya papakita ko sa inyo yung sitwasyon dito. Or less, ang listahan lang na binigay sa amin ng DSWD ay 1,112. The rest ng mga nawawalang pangalan ay ang sabi nila ay inaayos pa ng kanilang unit at ipapadala muli sa barangay Bagbag. Hanggang mamaya mga ka-Trupards, pakita ko sa inyo sitwasyon dito. A few moments later. Hello mga ka-Trupards, di pa rin nag-i-start ngayon yung payout dahil nagkagulo ngayon yung sistema. Yung dumating na mga taga DSWD, may sariling mundo. Gusto nila masunod yung proseso nila. Yung mga tao, yung mga senior citizen, kanina pa pong umaga, hindi pa po nakakapag-payout. Hanggang mamaya mga ka-Trupards, update ko kayo kasi nagkakagulo ngayon dito dahil sa ginawa ng DSWD. One eternity later. Mga kabarangay, so ayon sa DSWD, hindi nila papayagan yung mga authorized representative, no? Kailangan kunin yung mga beneficiaryo. Lahat po ng nakahiga, pinapupunta po namin dito, dadalhin po ng ambulansya. No, wala pa rin po dito yung ibang mga taga City Hall. Ito po yung sitwasyon namin dito. Nagkakagulo na po kami dito mga kabarangay. So ito po, no? Ayan, relax na relax po yung mga taga City, relax na relax. Abangan po ninyo ito sa YouTube channel ng Barangay Bagbag. Ha? Ito po ang mga itsura nila. Yan. Thousand years later. So, mga kabarangay, alas 10 na po ng tanghali, no? Hindi pa po nag-uumpisa yung payout dito sa Bagbag dahil wala pa rin po yung kanilang PL. Ito siguro yung team leader nila. Kanina pa po naghihintay yung mga senior citizen, dinala na po, nakita nyo po kanina, no? Lahat po ng mga authorized representative, hindi po nila papayagan. Kailangan yung mga mismong beneficiaryo yung kailangan magpunta rito. Kaya lahat ng mga naka-wheelchair, kahit yung bedridden, dadalhin po dito para makapag-payout. Yan po ang gusto ng DSWD. Sabi dadalhin dito yung mga beneficiaryo. Ang tanong po nyo nagsabi. Kasi sila sa beneficiaryo. Sila po yung mga nasa harapan. Sila po kanina. Sila po ang nagsabi kanina. Tinatanong. Kaya nga po tinatanong namin kanina, paano po yung mga authorized representative? Kung wala dito, pupunta rin po sa DSWD. Ito lang po. Balance po tayo, sir. Balance. Kailangan dalhin dito. Dahil yan ang beneficiary. Ano yung mga sinungaling kami? Isang taon na pumirma. Mga ka-Trupards, magpapahinga lang ako kasi sobrang init talaga ng ulo ko nang gigigil ako mga ka-Trupards. Pasensya na. Pero yung ayuda na ito ay ayuda ng mga tao para sa kanila to. Bakit kailangan pahirapan yung mga tao na kunin itong ayuda na para sa kanila? Papahinga lang ako mga ka-Trupards, no? Kasi sobra talaga, kanina pa ako nang gigigil. So ito po yung sitwasyon dito mga ka-Trupards, no? Yung mga senior citizen natin, kanina pa pong umaga ito. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakuha ng ayuda nila. Dahil yung DSWD na nasa harapan, may sarili silang desisyon at may sarili silang proseso. So kanina po, kaya hanggang ngayon po nagkakagulo po dito dahil ito mga nasa harap
na DSWD, hindi po nila inaayos yung kanilang proseso. Ganito po yung sitwasyon natin, ano po mga kabarangay. So nagkaroon po tayo ng 13 days na sunod-sunod na payout, maayos po yung payout natin, di po ba? Tama po ba? So ngayon po ay dumating po yung SSDD at DSWD at sinabi nila lahat ng na-verify ng barangay uulitin nila. No? Ibig sabihin, may sarili po silang proseso na gustong masunod ngayong araw. Kaya ito po ang sitwasyon natin ngayong umaga. Ngayon po, kung meron po sa inyong authorized representative, hindi rin po nila papayagan ito kung hindi po kayo siklarado doon sa SACPORM. Yan po ang sabi nila, no? Kaya pinapaliwanag po natin, baka mamaya sa barangay na naman po tayo magalit. So, kanina pa po ako high blood, kanina pa po ako nakipagtalo sa DSWD, yun sa ginagawa nila. Isang taon mahigit na po natin kailangan itong pera na to. Bakit ang daming prosesong hinihingi nila? Okay po. Kaya pagpaumanhin po natin kung ganito po ngayon yung sitwasyon natin. Kasi inaayos pa rin po sa loob. Malinaw po ba? Ngayon po, ganito, no? Yung mga authorized representative na hindi po kayo deklarado sa tank form, ang sabi po nila, hindi po nila ito papayagan. Maliban dun sa mismo may-ari, no? Ng tank form. Kaya ang ginawa po namin kanina, nagulat sila, lahat ng mga may sakit, dinala namin sa harapan na ka-wheelchair. Para makita nila, nai-insulto po yung mga taga-barangay, magpap! Tama po yun. Sa ginagawa nila. Nakakaawa yung mga senior, kanina pang umaga. Tinawagan na po din ni Kapsi Mayor, no, sa sitwasyon nga natin ngayong umaga. Kaya, baumanhin po ang mga kabarangay, no? Konting ano lang po, konting yung oras po natin na alas 2, so na po natin itindihin yan kasi mukhang lalagpas po talaga tayo sa oras dahil sa prosesong ginawa ng DSWD at SSDD. No? Sana po maunawaan po natin. So lahat po ginagawa po ng ating barangay na maayos po itong konting problema. Yes po. Paano po nga pa kayo yung beneficiary ng sa provincia? Kaya po nakadakto sa Cavite. Yun po yung sinasabi namin kanina pa, no? Marami po sa mga authorized representative ay yun nga, na-lockdown sa ibang probinsya, na-sakasyon. Ang sabi nila, pa-uwiin. No? Yan po yung sinasabi nila. Kaya hindi po kayo pumapayag, bakit namin sila pa-uwiin? Di ba? Sagutin nyo to sa mga mamamayan namin. Marami sila dito, sir. Oo, dahil ang ganda. Yes po, hihintayin lang po natin yung kanilang PL na tinayin, kapit tayo na. Yung PL... Ako po yung magbibigay ng pera. Kanina pa po kami nakikipag-diskusyonan sa mga taga-DFWD. Kasi gusto namin makuha nyo na yung pera para sa inyo. Kasi sabi namin, huwag nang pahirapan. Kasi kanina pa nga sila nakapila dito. Kasi ang halos lahat ng natitong form, halos senior citizen. Mahihirapan pa ba natin? Eh, ayaw po nila talaga pumayag. Kaya ngayon, kung po sikap ngayon nakikipag-usap, sana po, maayos. Kasi kawawa naman po yung mga. Yung mga senior citizen na nabinipitan. Sino po nakagamay? Yung dalawang sudyan na nabinipitan. Sana po, yung dalawang sudyan na nabinipitan. Yung dalawang sudyan na nabinipitan. Wala. Yung pong alas dos natin na pabatid, huwag nyo na pong itindihin yun. Hanggat may tao po, magpe-pay out po tayo. Kung beneficiary wala sa form, kunyari, hindi siya nakalagay sa form, tapos siya yung kukuha, hindi niya makuha. Basta nakalagay na naman. Kasi yung kukuha, hindi niya. Thank you.
Yung mga ka-true parts, no? $10.25. Ngayon lang po dumating yung DSWD na may hawak ng pera. So hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nakapag-start ng payout dito dahil sobrang gulo-gulo ng DSWD, mga ka-true parts. Ganyan sila kagulo. So mga ka-true parts, itong DSWD, no, ginawa pa kaming sinungaling. Sabi nila, hindi pa pwede na mag-payout yung mga wala doon sa form, maliban doon sa mga nakadeklarang beneficiaryo. So ginawa pa kaming sinungaling nitong mga taga-DSWD na to. No, kaya ginawa namin, nakikita nyo sa harapan, may mga naka-wheelchair dyan. Yung may mga sakit, binitbit namin dito kasi sila lang yung nakadeklara doon sa kanilang SAC form. Update mga ka-true parts, ang oras ay 10:40. So ngayon pala nag-uumpisa yung validation, no? Pero kanina yung mga kawani ng barangay ay ginawang sinungaling ng mga taga SSDD at DSWD. Kasi malinaw na malinaw sa sinabi nila kanina na pag hindi ikaw ang beneficiaryong nakalagay doon, hindi ka pwede mag-payout. Kaya lahat ng mga may sakit na senior citizen talagang dinala namin dito para makapag-payout. Ngayon, dumating yung paymaster nila, taga DSWD, ang sabi, pwede naman daw. No? Kahit nga kapitbahay, pwede mag-authorize. Sila-sila mismo hindi magkaintindihan. Kaya yung mga tao, galit na galit. No? Yung mga ka-troopers. Kaya ito po yung sitwasyon ngayon. Napakagulo po talaga ng payout dito ngayon. Kumpara dun sa mga nagdaang payout ng Barangay Bagbag. Hanggang mamaya, mga ka-troopers, update ko kayo. Later. Mga ka-true parts, narinig niyo yung pahayag ng DSWD. Ngayon naman, kailangan naman ng barangay staff para i-validate. After ma-validate sa ng barangay, dadaan sa SSDD, i-validate ulit. Diba? So, hindi natin alam mga ka-true parts kung anong mga pinagsasabi ng mga ito. So, kayo na po ang bahalang humusga. Just comment down below kung anong mga response po ninyo, mga bagbagay nyo. Ayan po, oh, binubuhat na yung mga beneficiary. Kausap na po ng atin po ng barangay yung DSWD. Sabi nila, pwede na pong payagan yung mga authorized representative. Okay po? So, paumanhin po kasi talagang haba ng pila natin, ang dami po talaga natin inaayos. Nang pipilit bang po nating palargahin lahat ito, punong-puno pa po dun sa court, baka po ay alam nyo na, baka wala na nga rin po tayo sa distancing.
So baka kawawa sa puta ni dito. No? So lahat po lang ito ay ginawa po talaga ng barangay yung lahat, no? Pero siyempre hindi po natin hawak at control yung DFWD. Marami lang din po nagmumura sa kanila din sa loob. No, dahil po sa ginawa nilang proseso. Nagulo po yung proseso natin. Okay po. So hintay-hintay lang po tayo. Hindi pa po kami napapasok talaga. Siksikan pa po sa loob. Hintayin lang po natin ma-pay out yung sa loob ng court. Actually, meron pa po na sa taas. No? Tapos saka lang po tayo lalaro sa dito. Okay po. Priority pa rin ba ng mga senior kung nakapila? Opo, opo. Marami pa rin po kasi. Okay. Isa lang po, ano na. Pero okay na po. Kasi Lahat po, pahinga tayo dito. Grabing stress dito ngayon sobra. Stress na kami sa kaganapan dito sa payout area sa Bagbag Elementary School. Sobra. Mamaya mga kapupan, nagre-relax lang talaga ako. Yung mga katrupards, ito na po yung sitwasyon dito ngayon sa Bagbag Elementary School. May mga nakita na po kami dito, no? Nandoon sila sa beneficiary na subform na hawak nila pero ayaw pa rin silang bigyan ng ayuda ng DSWD. So ganyan po pinahirapan yung aming mga kabarangay ngayon. So kita nyo po yung sitwasyon dito. Ayan po, halos wala na pong social distancing. First time po namin itong nangyari na ganito yung payout namin dahil sa DSWD. Yan, nakita nyo po si nanay, no? Kasi ayaw po nilang pumayag na authorization yung dalhin. May bago, galing sa regional director ng DSWD, may bago. Dati at tuloy-tuloy yung process ang ano namin, yung bilis. Ay, hindi po man yan kasi po kasi hindi po namin yung team leader namin kasi malayo po na po siya. Ang loss po po, pwede po i-certify ni Barangay na loss po. Ano po po yan? Sige po. Sige po. Kasi po sa dulo, hindi makakapag-tay. Sige lang po, kasi meron naman ako kapag nahihilig dyan yan, yung ha? Huwag po yung huwag. Huwag po ano, tungkol sa payroll. Hindi po para documented po, ma'am. Kasi iba-iba sinasabi nyo eh. Yung guidelines mo, ma'am, yung palabas nyo yung guidelines. O mga kabarangay, ano po masasabi nyo sa ginawa ng DSWD? Ano po, ma'am? Ano po masasabi nyo sa ginawa ng DSWD? Hindi organized. Bakit po? Kasi una pa lang, na mo yung nagpe-pay out. Ilan yung beneficiaries? Kaya ba ng dalawang tao? Diba? Saka yung mga, lalo na yung mga buntis, tulad ko, saka yung
mga senior, kailangan ba kahit naka-wheelchair, hindi pwedeng authorization nila? Kailangan papupuntahin dito, di ba? So, ano po mabibigay na po ninyo? Thumbs up, thumbs down? Down. Yan po mga katrupals, kagulo ngayon dito sa Bagbag Elementary School. Dahil hindi malaman kung anong prosesong gustong gawin ng DSWD. Kaya so nag-play out po ako. Ngayon, gusto kunin ng DSWD yung aking original na DSWD form. Kaya nang sabi ko, first stretch pa lang, ngayon pa lang ako nakakuha eh. So bakit ko isusurrender? Ngayon, ang daming explanation, kodo ko ng certification sa City Hall, napa-certify ko doon sa barangay. Sabi ko, kahit anong certification ibibigay ko, huwag nyo lang kunin yung aking original na form. Dahil yun yung patunay na wala pa akong second branch. So ang dami lang pasikot-sikot doon, kung sino-sino kinausap, ang ending, sige sir, ako na po ang bahala, just in case, may contact number naman kayo doon. Kukontak ko lang kayo kung bakit karoon ng problema. Ganun. So hindi sila umabra sa akin, ganun, hindi ko talaga ibibigay yung original na form. No? Ayan po mga kabarangay, nagagalit na yung mga tao dahil sa pinagagawa ng DSWD. Anong nangyari? Ano po? Sinabi nila, hindi daw po pwede ako ma-claim. Kasi hindi daw po na po pwede ang asawa ko. O ano po kaya, di kaya ibang sakit. Yun lang po ang papayagan nila ma-claim. Sino nakalagay sa form? Ako po, tsaka yung anak ko. Dalawa kayo ng... Opo. Bakit hindi kayo pinayagan? Ano daw dahilan? Kasi ang papayagan lang po nila, yung nagkasakit yung asawa ko na hindi makakapunta dito. Yun lang daw po. Pero kung... Nandun lang naman ang asawa ko, nagtatrabaho, hindi daw po nila ibibigay. Hintayin lang po nung hanggang sa umuwi. Sa kanila ibibigay. Hindi kaya pumunta ng NCR. Sabi ko saan sa NCR, sa Ligarda. Sabi ng asawa ko, anong tunay na address? Hindi daw din nila alam. Time check mga katrupards. Ang oras na ay 6:10. So sa tansya namin ay wala pang 500 ang nabibigyan ng ayuda ng DSWD. Ganyan pa rin po kahaba ang pila hanggang ngayon. So sabi nila kanina ay pwede na ang mga beneficiary na nakapangalan na mag-authorize. Pero maraming nagpunta sa amin na hindi sila pinayagan mag-payout. Dapat daw talaga yung mismong may-ari ng form. Time check mga katrupards, pasado alas 7 na po, no? Pero marami pa rin pong tao na nakapila. Kaya madilim na po dito. Ayan po ang sitwasyon dito mga kabarangay. Pasado alas 7 na, ganyan pa rin po ang pila. Hanggang dun pa po yan, malapit sa gate. Mga katrupards.
Yung iba hinanghina na, gutom na. Ayan, may pila pa po dito na ano. Ayan. Date mga ka-Troopards. So ang oras po ngayon ay 1:25 AM. So haggard na rin po tayo. Meron pa natitirang mga more or less mga 70 pa ito. So mukhang alas 2 ng umaga ito matatapos mga ka-Troopards. So wala na rin tayong power sa outro ng vlog na to na sobrang nakakadismaya ang buong 24 oras na ito. So muli mga ka-Troopards, subaybayan natin no, yung susunod na payout pag ganito pa rin. Hindi na natin alam kung anong masasabi ng mga tao dito sa palpak ng DSWD. So hanggang sa muli mga ka-Troopards, magandang umaga sa ating lahat.